Anne's point of view. Charles, how do I please your mother? Tanong ko sa kanya habang nasa cafeteria kami ng ospital at maghihintay kay Luis na makapili ng kakainin niya. Huh? Niligawan mo siya? Huh? Nagiwas ako ng tingin sa kahihiyan. Paano ba nalaman na batang tuwang ligaw-ligaw na yan? Hindi naman. Ba't parang nasa hot seat ako ngayon? Gusto niya ng goto. Gusto niya rin ng Cloud 9. Cloud 9? What's that? Chocolate? Tumango naman ako. Napangiti naman ako dahil naiintindihan ni Charles ang sinasabi ko sa kanya. I didn't know you are a fast learner. I'm so proud of you. Sabay hawak ko sa ulo niya. Oo naman, magaling ata ako. Pagmamalaki niya, niligawan mo nanay ko? Tanong niya na nakapagpagulat sa akin. Akala ko ba wala na kami sa ligawan na yan? Huwag mo siyang bibigyan ng bulaklak. Ayaw niya nun. Tumango naman ako. Di ko alam anong sasabihin. My son is helping to court his mother. Wait, is it courting? I thought I'm just going to please her. Is that the same thing? Ayaw ni mama ng regalo. Bigyan mo na lang siya ng chocolate. Cloud 9, ramihan mo ha, para hati kaming dalawa. I'll just buy a lots of Cloud 9 for you. At di ko liligawan ng nanay mo. Tanggi ko. Ha? Huh? Bakit? Gulat na tanong niya. It's just, he doesn't have experience in women. Pagpapatuloy ni Luis na di ko na malaya na nandito na pala sa tabi namin. Hey, that was rude. Saway ko. I'm just telling the truth, cousin. Sabay ngisi na ng aasar. Never mind that. You should go now. Huh? You're not going? Who wants to go back to that old geezer, huh? I might die when I see his face again. Bye. Yun at umalis na siya. Hindi naman gaano nakakatakot ang mukha ni Lolo ah. Baka ugali niya pero ginagawa niya lang naman yun kasi mag-isa lang siya. He felt lonely. Pagtatanggol ni Charles kay Lolo, I never heard someone talk about look like Lola. He's defending him. What a child. We should go back? Tumango naman si Charles at umalis na kami sa cafeteria. Muddy's point of view. Kinalma ko ang sarili ko at iniwas ang tingin. I hope he didn't see my expression, but I am 99% he saw it, but I want for hope for 1%. Do you know who Yolanda? Tanong naman ng matanda. No, I don't. I give him a polite smile and give him a slice of apple. Yeah, maybe not. You're just a commoner. It's impossible that you know her. Kinuha niya ang mansanas na nasa kutsilyo ko na nakatusok. She's a promising woman and dangerous too. She can be your greatest ally, but she can also be your mortal enemy. Are you her greatest ally? Tanong ko. I was? Was? Why is that? I shouldn't talk about this to a maid. Sabay ngisi niya. Nakibit balikat lang naman ako. Don't worry, I'm not interested. Bigla namang bumukas ang pinto. Akala ko, sina siya na pero iba. It's someone I don't know. It's a man and a woman. They look respectable to me. Dad, I'm sorry, we're late. Don't worry, I've enjoyed talking to her that I forgot about you visiting here. Tumayo naman ako at yumuko para magbigay galang. Who is she? She doesn't look like a nurse. Oh, no. She's not a nurse. She's a maid. Maid? When have you needed a maid? You already have a butler. She's not mine. It's your son's. What? Gulat na tanong nila. Son? So, these two are Sean's parents? Are you sure? Sean doesn't have enough money to afford a maid. Saan yung babae na nanay ni Sean? I think he have now. I'm going to give all my remaining treasures to Sean. So, aalis na sana ako nang pigilan ako ng lolo ni Sean. Stay here. Utos niya. Why would I? But I have to. I'm just a maid after all. What? Why? Her mother looked so surprised. Wait, didn't she know that her son has a child already? Sean arrived here earlier with his son? What? And you're all right with that, Dad? We don't even know who the mother is. Saan naman lang lalaki. So, they knew. I don't care who's the mother. I just need a great-grandchild. Kalmang sagot ng matanda. But, Dad, this can ruin our reputation. What? So they don't want my child? Ang kapal naman. No, it can't. It can't ruin my reputation, but your family? Yes, sagot ng matanda. Ramdam ko ang galit ng tatay ni Sean, pero di niya lang pinapahalata. I already told him to get rid of that child, but di siya nakinig. Galit na sigaw ng nanay niya na agad na nagpakulo ng dugo ko. What the? I thought so. What did I say? Rich people are so arrogant.
and can't even accept their own blood because of some reason? They are full of pride and only think about their own. I thought so. I should never let Sean take Charles, or maybe I should never let Sean see Charles in the first place. I should have kept it a secret. Are you not happy? Sean will get the money. He will be a billionaire soon. You should be happy. Happy? Dad, this is a big scandal. Lalong-lalo na magiging bilyonaryo na siya. Media will be everywhere and sooner or later, they will find out who's the mother. What if the mother is a whore, gold digger, or maybe a scum? Sigurado akong ganyan rin ang anak niya. Kumuyom naman ang kamao ko. They can say anything bad about me but not my child. Sean is going to marry Rachel. They will marry as soon as possible and have a child as soon as possible. Please, can you forget that boy? Pagmamakaawa ng nanay. We didn't know where he came from. Then, get a private investigator. Background check the boy. Find the mother. That would be easy. Saan naman ng matanda? They will find out about me. Gosh, this is a bad idea after all. We already did that. Ang bata ay nakatira sa squatter. Dad, sa nanay? Di namin kilala. Kahit private investigator namin, di siya mahanap-hanap. How interesting. Biglang bumukas ang pinto nang pumasok si Sean kasama si Charles. Nagtatawanan pa sila ngunit nang makita nila ang bagong bisita, ay agad nawala ang ngiti ni Sean. What are you doing here? Matigas na tanong ni Sean. Don't talk to us like that. Saad ng nanay niya at tinignan muna si Charles bago ibinalik sa anak niya ang tingin. I already told you, get rid of that child. Why would I? He's my son. Galit na sigaw ni Sean. Did you shout at us? Anak ka lang namin. Wala kang karapatan na sigawan kami. Sigaw ng lalaki. Umalis naman ako at kinarga si Charles at umalis sa kwarto. Aalis na tayo rito at huwag na tayo magpapakita sa kanila. Saad ko habang papaalis doon, karga-karga si Charles. Ha? Huh? Bakit? Paano si paring Sean? Kagaya rin siya ng iba. Ginagamit ka lang niya. Umalis na tayo rito. Ma, ayoko. Si paring Sean. Pinitawan ko siya at lumuhod sa harap niya. Si Sean ay kagaya rin ng iba. Ginagamit ka lang niya. Liwanagan, maliliwanagan ka rin niya. Pagkatapos niya makuha ang yaman at maikasal doon sa babae. Hindi ganyan si paring Sean. Nakita mo naman kanina, Charles. Kahit naman tanggapin ka ni Sean, hindi ka matatanggap ng mga magulang niya. Hindi naman sila mga magulang ko. Si paring Sean ang tatay ko at hindi sila. Wala akong pakialam sa kanila. Gusto ko lang makasama si paring Sean. Sabi niya na umiiyak. Ba't ka umiiyak? Huwag kang umiyak. Naiiyak tuloy ako sa nakikita ko ngayon. Sinasaktan mo ako eh. Agad ko siyang niyakap. Pasensya naman. Sabay hagod ko sa likuran niya. Mama, ayokong umalis kay paring Sean. Huwag tayong umalis. Sige na. Ayokong umalis. Oo. Di tayo aalis. Huwag ka nang umiyak. Hinalikan ko siya sa noo. Ang pangit mo kaya pag umiiyak. Ikaw rin naman eh. Umiiyak pa rin siya. Sige na, balik na tayo doon. Kinarga ko siya at bumalik na kami doon sa kwarto. Sa labas lang kami naghintay. Rinig namin hanggang rito ang sigawan nila sa loob. Makikita mo, di niya tayo iiwan. Bulong niya at nakatulog na. Sanay na siya sa sigawan at away. Araw-araw niya yung naririnig sa squatter. Ngayon ko lang naisip na hindi pala normal yun. Napabuntong hininga ako. Nakarinig ako ng pagbagsak ng kung ano. Kasabay ng pagbukas ng pinto at pumungad sa amin sa Sean. We should go. Malungkot niyang sabi. Kusot ang damit niya at may dugo sa bibig niya. Mukhang nakatikim ata sa tatay niya. Nakayuko siya kaya di ko makita ang mata niya. Ang kamao niya ang nakakuyom. Napangiti naman ako. I should be sad about this but I felt happy because by the way he looks, he protected us from his parents. Hinawakan ko ang kamay niya at tinalikan ang ulo niya. Yeah, we should go. Kumatok ako sa pinto ng kwarto niya at pumasok sa loob. Nasa kama siya at nakahiga. Gabi na ngayon at di pa siya lumalabas dito sa kwarto simula nang makarating kami. Nag-aalala sa kanya si Charles kaya binisita ko siya. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya. Umupo ako sa sahig katabi ng kama niya, malapit sa ulo niya. Sean, tawag ko sa kanya. Ang mukha niya ay may unan. I just want to say thank you for protecting us from your parents. I can't assume that it was your first time having that kind of conversation with your parents. He's a softie, and when he's with me in the taxi, he wants to cry. I just want to say that I know that feeling too. At lahat ng tao ay pinagdaraanan ng ganyang pangyayari sa mga magulang nila. Naranasan ko na yan and it felt awful. But sometimes, kids got to show their parents the way. You know, Charles showed me the way earlier. I decided to run away from you.
I want us to leave you because I thought that you are just like them. But Charles showed me the way. He told me that it isn't you, and that we should stay. He cried because of it. So I realized that he loves you very much. He loves you. He acknowledges you as his father. He didn't reply. Tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. Remember, you are not alone. Bulong ko. Aalis na sana ako nang hinawakan niya ang kamay ko. Stay. Napangiti naman ako. Umupo ako sa sahig at sinandal ang likuran ko sa kama. You're a man, but you have a kid's heart. It's cute. Naramdaman ko naman ang kamay niyang pumalibot sa balikat ko at naramdaman ko ang mukha niya sa leeg ko. Can you stay a little longer? I promise I won't do anything inappropriate. Napangiti naman ako sa sinabi niya. He's such a kid. I pat his head. I'll stay as long as you want. Paalam. Sabay-kaway ko kay Charles na nasa loob ng sasakyan kasama si Sean. Iahatid siya ni Sean sa school. Dalawang araw na kasi siyang absent. Hindi maganda kung masasanay siya na di pumasok. Paalam, Yiyi. Kaway din niya pabalik habang umaandar paalis ang sasakyan. Yiyi ang sinabi kong itawag niya sa akin. Alam niyang ayoko magpakilala bilang nanay niya. Di naman siya nagtanong pa kung bakit ganoon, pero sigurado akong magtatanong din siya. But sa public school? But hindi private? Rinig kong tanong ni Luis sa tabi ko. Hindi ko alam na ang kambal pala ay dito na nakatira sa bahay ni Sean. Nalaman ko lang kagabi kasi dito sila natulog. Ang bahay na ito ay rest house lamang nila Sean. Ang totoong bahay talaga nila ay nasa Amerika. Sina Luis at Lucas naman ay nakikitira lang kasi nagbabakasyon lang naman sila rito. Do you think I have money to send him to private school? Sarkastik ko kong tanong pabalik kay Luis. If I were his father, I won't let him go to public school. Why not? Unlike private schools, public students are more friendly and not spoiled. Do you think private school students are spoiled? Bakit, hindi ba? You're right, but only some of them. Sa Enya, I missed school. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. What the? I never thought that you were the kind of guy who wants to go to school. I never liked school before, but now that I need to find a job, my preferences are different now. Natawa naman ako. Well, good luck to your job hunting. Saad ko at naunang pumasok sa loob. Si Lolo kasi eh, di pa niya ibibigay kay Sean ng mana. Ibibigay lang niya kapag patay na siya. Kainis naman. Gusto ko nang humiga sa kalayaan. Rinig kong reklamo niya bago siya pumunta sa second floor. Natawa naman ako sa sinabi niya. That's really Luis. Pumunta ako sa kwarto ni Charles at inayos ang mga gamit niya. Habang nag-aayos ako ay pumasok naman si Manang Susan. Manang, may kailangan kayo? Ikaw? Wag na wag mong kausapin ng mga amo natin. Wala kang karapatang kasambahay ka lang. Strikta niyang sabi. Tumango naman ako. I can't help it. Maybe, iiwasan ko na lang. Hindi maganda sa paningin ng ibang taong ginagawa mo. Akala mo ba di ko nakita ang ginawa mo? Pumasok ka sa kwarto ni Sir Sean. Mag-aasawa na ang tao. May anak na nga eh. Wag kang ambisyosa. Iniwas ko ang tingin ko. She's really right about that. Di na pumau ulit. Sabay tipid ng ngiti ko. Pinagbabawalan rin ang pagkuha ng kahit anumang inumin sa ref. Ang ref natin ay nasa likod, hindi sa kusina. Lumugar ka! Iba ang mundo natin sa kanila, tandaan mo yan. Sabay turo niya sa noo ko. Tumango naman ako. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Hindi na talaga. Kapag nakita pa kita ulit, isusumbong na kita kay Ma'am Sylvia. Patuloy lang ako sa pagtango. Nagpatuloy ang sermon niya hanggang sa pinatawag niya sa baba ng kung sino pero nagbilin muna siya ng mga ilang gawain. Tulad ng paglinis ng garden, paglinis ng pool, pagbihis ng maid's uniform, at paglalaba ng mga kumot. Ang hirap naman ito. Bumuga ako ng hangin. Nasa gitna na ako ng pagsasampay nang dumating si Lucas. Hey! Bati niya, wala pa rin siyang emosyon. Hey, need anything? Tanong ko. Let me help you. Sabay lapit niya. No need. I got everything under control. Pigil ko. Kahit na mahirap ang pagsasampay nito mga kumot, kasi ang bibigat. Really? Sabay ngisi niya na makita ang nahihirapan ako. Yeah. Hinihingal kong sabi. Lumapit naman siya at tinulungan ako. Di na ako pumala, kailangan ko talaga ng tulong. Tinupi niya ang long sleeve niya hanggang siko. This quite heavy. You shouldn't help me. This is my job. No, this isn't. Sabi niya. You shouldn't be here. This isn't your job. Made ako rito. This is my responsibility. You're the mother of Charles, my nephew. That means you're part of the family now. At hindi bagay sa yung damit na yan? Inikot ko lang ang mata ko. Hinihingal ako nang matapos kami. That was challenging.
Umupo ako sa bench habang inahabol ang hininga ko. Di ko na malaya na umalis si Lucas at nang bumalik siya ay may malamig na tubig na siyang dala. Here, kinuha ko naman yon at ininom. Thank you for helping me. Welcome. Umupo siya sa tabi ko. Ngayon ko lang napansin na naka-slacks pala siya at blue na long sleeve. Saan ka galing? Ba't ganyan na suot mo? Meeting. Na naman, ang busy mo naman. Yeah. Yung meeting ba na yan ay may kinalaman sa kasal mo? Natigilan naman siya at bumuga ng hangin. He's not comfortable on that topic. I'm sorry, I didn't mean to. It's okay. Yeah, may kinalaman yun sa kasal at may meeting sa ko dahil ako ang susunod na magpapatakbo ng business na magiging asawa ko. Kailan ang kasal? Tanong ko. Next week. Ang ogo naman. So, what's she like? I never met her before so I don't know. Nalaki ang mata ko agad at pinigilan ang sarili na mapasinghap. Rich people and their rich mind. Napainom naman ako ng tubig. I hope she's good. Saad ko na lang. I'm glad you will never experience that. It sucks. Yeah, I know. I know how it feels. I really know. Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya ito bago pumaling sa akin. Do you need to go? Tanong ko. No, we need to go. It's weird. Lolo wants to talk to you. We should go to the hospital. Kumunot ang noo ko. Anong kailangan na matandang yun sa akin? Binuksan namin ang pinto at nabungaran namin si Sean at ang lolo niya na magkausap. Tumingin sila sa amin. Muddy, you're here. Can we talk? I think he's glad to see me. Yeah, sure. Alone? Tumingin siya sa mga apo niya na parang sinasabi na umalis sila sa kwarto. Okay, it's mine. Unang umalis si Lucas habang si Sean ay nagdadalawang isip pa. Pinigyan ko siya ng tango at tipid ng ngiti. Tumango naman siya bago kami iwan. What do you want from me? Umupo ako sa katabing upuan ng kama. You know, we are not friends. I know that. The last time I'm here, he treated me to leave Sean and Charles alone. But I'm sure we are not enemies. Kumunot naman ang noo ko. I'm okay with the last time. Yeah, I think so too. I want you to do something for me. Why would I do that? Putol ko sa kanya. Because if you won't do it, I'll tell your father that you're here with Sean and you already had a child. My father knows that we are here with Sean. Really? Did he really knows? Nagulat ako sa sinabi niya ngunit agad ko rin kinontrol ang sarili ko. What do you mean? I know who you are. Pinigyan ko siya ng matalim na tingin. Tumawa naman siya. Don't worry, your secret is safe with me. Really? Yeah. Well, I'll ask for a favor in return. What's that? Find a woman named Janet Loreto. Sinulat ko naman ito sa papel na sa lamesa lang. She was about Sean's father's age. Baka patay na. If she's dead, find her daughter named Josepina Loreto. She was about your age. Tumango naman ako. Josepina is my daughter and Janet was my lover. Wow, what a total pedophile and scumbag. Why do you want me to find them? I want to share my money with them. What I mean is, why me? This is work for a private investigator. My private investigator has been working with Sebastian. He thought I didn't know. I want you to find them. Saan sila nakatira? Sinagot niya ang tanong ko. Nakinig ako sa kwento niya tungkol kay Janet kung papaano niya iniwan si Janet para sa asawa niya. He loves Janet, but he loves money more. I thought your money will all be given to Sean. Why change now? Did he know? He was the one who told me that he doesn't want the money. Nalaki ang mata ko sa sinabi niya. He said, it can ruin your relationship with him. What the? Why should he do that? So, you didn't know? Talk to him but remember my request, of course. Tatayo na sana ako nang may maalala ako. You told me before to stay away from him. Why would you let him be with me? Because I know sooner or later, your real family will soon find you. But of course, it won't be coming from me. I can assure you that. I forgot what I was asking him because my mind only thinks of running away from that family. I'll be careful then. Saad ko at sabay alis. Nakita ko si Sean na nakasandal sa pader. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya papaalis ng ospital. Where are we going? School. Charles is waiting. Parang Sean! Mama! Sigaw ni Charles kahit nasa malayo pa siya. Nasa labas kami ng school niya habang naghihintay sa kanya. Agad siyang tumakbo at niyakap si Sean. How's your day? Kinarga ni Sean si Charles. Ang ganda! Maipapakilala ako sa'yo.
May hinahanap naman si Charles. Ayun siya! Mia! Mia! Halika rito! Binaba ni Sean si Charles. Lumapit naman ang batang babae. Ma, paring Sean, si Mia pala girlfriend ko. Pagmamalaki niya. Hey po, ngiti-ngiti naman si Mia. Gumiti rin ako at hinila ang tenga ni Charles sabay hagis sa kanya sa backseat. Hinarap ko ang backseat. Nakita ko naman si Sean na kinakausap yung bata. Ang ganda mo naman, sabi niya sa bata. Ang gwapo niya po, saan ng bata habang nakatulala. Ang gwapo. Sino ba yan? Nakita ko siya kanina umaga. Ang gwapo naman. Rinig kong bulong-bulungan ng mga nanay at estudyante. Sean, halika na. Tawag ko. Humarap naman siya sa akin at kumiti. Okay, pumasok kami sa kotse at agad na bumungad sa amin ang sigaw ni Charles. Si mama naman eh. Pinahiya mo ako sa girlfriend ko, kainis ka naman eh. Sabay iyak niya. Ayoko talaga na umiiyak siya. Ang sakit kasi sa tenga ng boses niya. Bagay naman sa'yo yun. Sinabi ko, ma, sa'yo, huwag kang mag-girlfriend, diba? Inis ko na sabi sa kanya. Si mama naman eh, parang siya si mama oh. Sumbong niya. Madi, huwag ka naman ganyan sa bata. Ayos lang naman na mag-girlfriend ako, diba, parang Sean? Of course, sinamaan ko ng tingin si Sean. Not! Nagbaneho naman si Charles. Ayan, nagkabaliktad na sa sobrang kalituhan ko. At nagsimula na magmaneho si Sean. Parang Sean naman eh. Umiiyak naman siya. Palibasa wala ka pang girlfriend eh. Si mama naman walang experience. Wala kayong experience kaya ganyan kayo. Di nyo alam kung anong nararamdaman ko. Iniikot ko na lang ang mata ko. Pareho lang kayong dalawa. Bagay talaga kayong ipagsama. Narinig ko naman ang tawa ni Sean. Bagay tayo? Kinikilig niyang sabi. Napailing na lang ako ngunit napangiti rin. Mama naman, gusto ko magka-girlfriend. Sige na. Itigil mo dyan. Saad ko sabay turo sa isang park. Sinunod naman ni Sean ang gusto ko. Lumabas kami sa kotse. Ba't tayo nandito? Tanong ni Sean. Para matahimik yung anak mo. Sagot ko. Agad na tumakbo si Charles papuntang playground. Bumili kami ng fishball at umupo kami sa katabing bench na kung saan makikita namin si Charles. I've never been here before but it looks familiar. Saad ni Sean. You've been here. You just can't remember. Sabay ngiti ko. Kumunot naman ang noo pero di na nagtanong. Tinitingnan ko si Charles na naglalaro hanggang sa may ituro si Sean. Tinignan ko ang tinuro niya. Napangiti naman ako. I remember that building. It's the same hotel we're in 6 years ago, am I right? Tumango naman ako. Nakangiti naman siyang tumango at kumain ng fishball. This is great. Kumento niya sa pagkain. I can do this every day with you and Charles. Sabi niya tumingin sa akin. Sa sinabi niyang iyon ay naalala ko naman ang sinabi ng lolo niya. Nagdadalawang isip ko na tanggapin naman na bakit? Tanong ko. Nawala naman ang ngiti niya at nag-iwas ng tingin. You'll hate me if that happens. Bumilis naman ang timok ng puso ko sa sinabi niya. I want you more than that money. Sabay ngiti niya. I can work. I will provide for us. Di ka pa nga sigurado kung gusto kita. Gulat na sabi ko sa kanya. Nakakagulat ang sinasabi niya. Di ako sigurado ngayon. Pero alam ko na sa susunod ay magugustuhan mo ako ulit. Ulit? Yes. You will never gonna do it with me before if you didn't like me. I know that. Napangiti naman ako at iniwas ang tingin. Tama naman siya doon. Maybe you're right. Sabay tango ko. Madi! Yeah. Will you marry me? Namula naman ako sa sinabi niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. He's acting weird. Of course not. Tanggi ko. Tumawa naman siya. Ngayon ko lang nakita ang mukha mo na namumula. Sabi niya habang tumatawa. It's not funny. Sabay kurot ko sa tenga niya. Aray! Aray! Namiminipit na siya sa sakit pero tumatama pa rin. Stop laughing! Okay, okay. He surrendered kaya tinigilan ko na. Tumayo ako. We should get Charles. Tumayo rin naman siya. He's acting weird. Nauna naman ako sa paglalakad. Naramdaman ko ang hawak niya sa kamay ko sabay hila niya papunta sa kanya. Nang napatingin ako sa kanya, ay agad kong nasalubong ang labi niya sa labi ko. Nalaki ang mata ko at agad na naramdaman ang bilis ng tibok ng puso ko. He's really acting weird. Now, I remembered.